ay at hello po sa lahat at magandang araw po sa mga kababayan ko dyan sa Pinas. Welcome po dito sa aming channel. Ang video na ito ay i-guide ko po kayo kung paano mag-book ng ticket sa mga airline company gamit ang apps ng Trip.com. Ang una nung gagawin ay mag-download ng Trip.com sa Play Store. At pag meron na kayong Trip.com sa inyong cellphone, click natin yung open. Ganito yung makikita ninyo sa home ng Trip.com. Pwede kayo mag-book sa hotel, sa mga train, ng gamit ang Trip.com. At dito sa baba, makikita ninyo yung mga promo ng Trip.com. At yun naman sa topic na kung paano mag-book ng ticket sa mga airplane, ito ang i-click niya yung gitna. Ayan, ganito yung makikita ninyo sa pag-book ng ticket. Makikita ninyo yung front at to. So yung sa Tagalog na yung pinanggalingan ninyo at yung pupunta ninyo. Ngayon ako nasa South Korea, pwede nyo baguhin to. Click natin itong ayan, makikita ninyo yung ganito. Yung Asia, Europe, America. Makikita ninyo dito kung nasan kayong bansa, yun ang i-click nyo. Ako ngayon, nasa South Korea, ang i-click ko yung South Korea. Kung plano kong umuwi sa Pinas, ito, nasa Maynila. Ayan. At kung may mga balak pa kayong puntaan na kung saan bansa, nandito may mini kayo. Ayan. Philippine. At kung nasa Pinas naman kayo at pupunta kayo sa South Korea o sa ibang bansa, ganun din ang gagawin nyo. Pwede rin yung itong pindutin itong nasa gitna, magbabaliktad lang siya. Tapos dito, yung magkaharap kayo ng schedule. At nakikita nyo na dito kung magkano yung price sa Trip.com. Ayan, nandiyan na yung mga price na mura. Kunyari, ang i-avail kong ticket, gusto kong umuwi ay May 23. Ito. Click ko itong May 23, tapos done. Tapos search. Ayan. Ngayon, dalawa pa lang ang makikita ninyong schedule sa mga airplane dahil sa panahon ngayon, coronavirus, ay hindi pinakayagan mag-travel yung mga ibang airplane sa iba't ibang lugar. Pero kung ordinaryo time na wala pang corona, nakikita nyo dito sa baba na marami kayo pagpipilian ng mga schedule. Ngayon, dahil dalawa pa lang, ayun pala yung dalawa. May mili kayo ng oras na gusto ninyo. Yung 6:45 hanggang 10. Click natin ito. Tapos yung nandito naman yung mga information na gusto nyo malaman. Yung pakita ko sa inyo. Yung baggage, may dyan lahat. Ano yung mga rules sa baggage. Madali naman makita dito kung gaano karami yung dadalhin ninyo sa airplane, sa aeroplano. Ayan. Tapos kung magbabayad na kayo at nakapili na kayo ng schedule na gusto ninyo, i-book, madali naman magbayad sa Trip.com. Tapos, dito yung passport. Dito, pipila pa na ito ng pilido, pangalan, nationality, birthday, at gender. Tapos yung passport, tapos yung kung kailan may expire yung passport. Madali lang naman pilapan yan. Tapos kapag pilapan nyo na yan, ilalagay nyo yung contact name, cellphone number, tapos yung importante sa lahat, yung Gmail ninyo. Dahil dito, mag-email yung Trip.com ng ticket sa Gmail ninyo. Tapos kapag okay na sa inyo yung schedule, yung oras at yung ticket na napili nyo at balak nyo na bayaran, i-click nyo itong Pay Now.
dapat dito, dalawa yung pwede niya pagpilian. Yung BC sa Korean at yung ito, yung MasterCard. Ako, nung umuwi ako, nandito ako sa Korea, ang ginamit ko ito. Yung BC na may logo sa Wuri, ito ito na nasa likod. Ito yung ginamit ko. Tapos nasa Pinas naman ako, hindi ko kayong currency at ginamit yung peso na ATM ko sa Metrobank. Ito yung ginamit ko yung pangalawa. Ilalagay yung security code yung nasa likod ng ATM. Madali lang ang magbayad. Tapos dito yung ilalagay ninyo sa yung date of birth, expiration date. Ilalagay nyo dito yung ang natatandaan ko. Nilagay ko yung nasa harap ng ATM ko. Ganyan lang yung pagbabayad sa trip.com. Tapos kung may tanong kayo sa boarding pass, yung boarding pass, makukuha ninyo yun sa airplane. At yung ticket na trip.com na ini-email sa inyo ng trip.com sa Gmail ninyo, pwede nyo lang hindi kailangan na ipaprint yun. Yung sa akin, yung experience ko, pangalan na kinuha sa akin at hindi na pinakita yung screenshot ko, yung email sa akin ng trip.com na ticket. Tinanong lang yung pangalan ko at okay na. Nakaregister na yung pangalan ko sa airplane ng sasakyan ko. Kahit hindi nyo na ipa-print, okay na. At ngayon, kung hanggang dito na lang ang video ko. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit naman yung ating. Yan. Tapos yung aking bell powder. Super ganda niya. At of course, ang ating tint. Yan. Yan siya. So yun nilalagay ko sa cheek. At sa aking lips. Yan. So ito. Ayan, paano ko ba ginagamit ito? Ito, pwede siyang pang set ng makeup. Pag kunwari, mag-makeup kayo, ilagay nyo muna, ispray nyo muna sa face, tapos yun. Pagkatapos nun, pwede nyo nang ilagay yung day cream, yung Solil, yung sunscreen natin na Solil, tapos yung ating Fairly Dear, yung bell powder, yan. Pero bago yung, last yung bell powder, Fairly Dear muna, tapos yung ating tint. Yan. Tapos, yung bell powder na, para hindi siya oily. Yan. At last, itong si Facial Visage. Ulitin ko, pwede nyo siyang gamitin bago. Okay, bago kayo mag-set ng makeup. Or, after na naka-makeup. Kagaya ko, yan. So, spray ko siya. Ganito lang siya. Medyo malayo siyang konti sa'yo. Yan. Yun siya. Tapos, patuyuin nyo lang siya sa mukha nyo. Yan. Ayan nyo lang siyang madry. Tapos, maganda rin siya. Kunwari, di ba namamalat yung mukha mo. Meron tayong konting balat-balat. Kasi usually namamalat tayo dito sa part na to. Tsaka dito. Yan. Yan. Diyan sa part na yan, namamalat tayo. So, mas okay siya hanggang gamitin kapag, kunwari, medyo feel nyo is haggard kayo at saka medyo dry yung face. Tapos, spray lang ninyo yung facial visage natin. Super ganda niya. Tsaka nakaka-moisturize siya sa face. Yan. So, lagi ko siyang dala-dala kahit saan ako magpunta. Yan. So, sana naka-help ulit tayo sa ating short video. Yan. So, sa susunod ulit. Yan po. Ayan na. So, natutuyo na siya. Ganyan lang siya pag natuyo. Ayan lang siya sa mukha. Bye! Next time ulit. At ako'y mag-debate muna.